Okay mga sir, magandang araw. Meron tayong yung overhaul na Honda Click na 150. Ito ay galing pa ng Laguna mga sir. At low budget si sir. At tutulungan natin to si sir para makatipid-tipid siya. At ang gagawin kasi natin dito mga sir, maingay yung kanyang makina. Paandarin natin para may parinig ko sa inyo. Ayan. Ang ingay ng tunog ng makina ng ano, click matik po yan mga sir, na may problema yan sa sigunyal, connecting rod. Kapag kaganyan tunog, asahan nyo po yan, pati yung block tatamaan, lalo kung matagal na ang ano, ginagamit-gamit ng ganyan tunog, asahan nyo po yan na may tama yung block. Sa estimation ko, kung brand nyo po yung gagamitin nating pisa dyan, hindi po bababa ng 10,000 yung magagastos sa pisa. At ito si partner na taga Laguna pa. Galing na to kahapon dito. Kaso nga lang, nagulat sa sinabi kong aabot ng 10,000. Kaya umalis agad. Hindi na nagpaalam si sir. Chinat ko ulit na bumalik para tulungan natin si sir. Kasi budget lang kasi ni sir. Kaya 5,000 lang. Kaya para maayos, kasi galing din sa aksidente si sir, itutulungan lang natin siya para mapatahimik yung motor niya. At bibigyan ko na lang siya ng pisa dun sa ano, sa sigunyal niya. Kaya para makita natin yung problema nito, paghihiwalay na muna natin yung kanyang makina saka yung chassis. Yeah, sisimulan muna natin ano, kalasin yung makina, paghihiwalayin muna. Ayan mga sir, paghihiwalayin natin yung chassis saka yung makina at wawalwalin na natin para matanggalan natin yung ano, yung sigunyal, kasi dadalhin natin ng machine shop, kaya naghahabol tayo ng oras, kaya medyo gagawin ko dito sa video na to puro ano, puro shortcut mga sir. Kasi malayo pa kasi yung pinanggalingan nito. At araw na Linggo bukas, wala tayong mapupuntang machine shop. Kaya iraras natin to. Ito lang kwento niyan. Ikaw, gustong-gusto kita pag andito ka eh. Yung mga ibang nag-aantay, hindi mabuboring sa'yo. Sige na. Di na. Salita ka na eh. Oo nga, nalilibang ako sa kwento mo. Nakalimutan ko na yung problema. Motor ko malala. Sige na, kwento mo lang sila. Ikwento mo kung paano nangyari yung motor mo. Wala na yun. No, tumahimik na yun. Matagal na yun po. Nakadalawang mekaniko na bago makarating sa iyo. Diba? May gas-gas? Yan. May gas-gas. Kaya sabi ko sa iyo, laging may problema to kapag kawals na sigunyal. Yan, ito mga sir, may tama. Oh. Kapag kawals na nagkaroon ng problema sa sigunyal, matik po yan na ano, tatamaan at tatamaan si black, pati piston, magpapalit tayo yan. Okay, ito mga sir, tanggalan natin yung isang crankcase. Makikita nyo yung crankcase, sobrang itim. Pati yung ito. Ito yung may-ari! Pabaya ka sa motor mo! Mababas ka, sige ka. Yeah, ito mga sir, kapag kalampag, nauhugot mo siya kagad. Ito, hindi na siya nauhugot kasi ang problema nito yung connecting rod. Okay, tanggalin mo na, kailangan natin bukuin para luwabas. Yan, lakit na. Okay, tanggalin mo na yan. Obligado mga sir na kailangan natin siyang pagpoy ng martilyo para lumabas. Kasi masikip. Naiwan na yung bearing to, no? Pero okay lang yan kasi masikip naman.
Tapos itong ano niya ni sir. Ituktokan mo nga to. Rim yan, ano? Piston. Okay, ito nga sa dadalhin natin ito sa machine shop. Bibigyan ko lang ito ng ano, connecting rod. Marami naman akong reserva dyan. Na nagiging problema dito yung kanyang side bearing na kalampag. Ito kasi connecting rod ito eh. Kaya dadalhin natin ito para mapalitan. Ayun mga son, bilhin natin siya ng pisa. At napamachine shop na rin natin yung sigunyal. Binigyan ko na lang siya ng isang sigunyal. Tapos yung bearing, bago pa rin, ilalagay natin. At nagpalit din tayo ng ano, ng block. Saka piston ring, valve seal. Para maisalpak na natin dito. At siyempre, beauty na naman yung gagamitin natin para maisalpak natin ng maayos. At kapag ka naglulubog naman tayo ng sigunyal bearing, yung luma, yung pa rin ang gamitin nyo na pang panlubog, kasi hindi naman totaling mahirap ano yan, lubog mga sir. Okay, lubog mo natin yung bearing, tapos bibitin natin dyan. Okay, sapak mo na. Ayan, napainit na natin. Ano na. Ayan. Ano mo? Ayun, oh, isang salpak mo lang talaga. Yan, gagawin natin para na may kimuha natin. Lalagyan natin ng Vita Gray, saka isasalpakan natin yung kabilang crankcase nya, saka yung mga block, para makauwi na rin to, kasi anong oras na rin. Natagalan lang din naman tayo sa ano, sa machine shop. Diyan lang tayo nagtagal mga sir. Lagyan mo lang langis yan, ha? Yan, loaded pa tayo mga sir, ha? P6, BGFI, saka ito, tatapusin na rin natin to, saka ito, at dumating na rin yung pisa nung sumabog ng makina, a-assemble na rin natin yan mga sir. Ito na mga sir, napagsama ko na yung crankcase, naitaklog ko na dito sa crankcase na kabila, sa baba. Ito na rin yung kanyang piston, bago na rin yung kinamit natin. At ito na yung bagong block din natin mga sir. Basta huwag nyo kakalimutan yung dowel ng ating crankcase mga sir, kasi napaka-importante yan sa crankcase natin. Lalagay ko muna yung block. Ito na mga sir, ilagay ko na yung block natin, saka yung mga chin guide up and down, kabilaan, tapos ito, tapos yung gasket, huwag nyo kakalimutan yung tigda dalawang dowel up and down, para hindi ma-deform yung ating block. Tapos susunod ilalagay yung swing arms. Okay, ito mga sir, nalagay ko na yung cylinder head. Medyo shortcut na yung video natin dito mga sir, kasi minamadali natin dahil malayo pa yung uwian nito at wala pagtulog, kasi meron pa tayong babuin yung click na sumabog yung makina na nabasag. Tapos ito, tatapusin pa natin to, kaya medyo nararas tayo ngayon dito. So natin lalagay yung ano, yung water pump, saka cover. Siyempre huwag nyo kakalimutan na sukatan ng ano, clearance, yung balbula 10 sa intake, 24 naman sa exhaust. Tapos lalagay natin pang gilid at sasalpak na natin. Ito na, napagsama na natin yung makina saka yung chassis nya, na madali natin para makauwi na si partner. At Laguna pa yung pupunta nito, uuwi yan. Lagyan na rin natin ng langis, coolant. Tapos ayan, ibalik na natin yung mga sensor. Yung medyo ang daming mga ano, lost thread na tunnel yun nito. Medyo masyadong maputik. Mamaya pandarin natin after natin maikabit lahat ng ano, mga kailangan. Ay, pasok. I-ano mo na lang, kasi i-ano mo, tapos gamitan mo ng ibang kuwan.
Okay, try natin po Andre mga sir kung maingay pa ba rin or hindi na. Start natin. Ayan, wala naman check engine. Okay, ito na yung tunog ng makina niya mga sir. Ibang iba na yung tunog kanina bago natin ito kalasin. Ayan. Wala na yung ano, wala na yung tang-tang-tang-tang. Hindi na siya nagtatag-tang-tang na eh ano pa. Matagal pa yung Pasko. Nangangaruling na kagad. Ayan, tahimik ang tahimik na mga sir. At ito, makakawin na rin si sir. Pero dapat ito, under break-in pa to. Ano to ah? Break-in mo muna to ah. Huwag mo muna atawan. Baka mamaya atawin mo pagka-uwi mo dahil natuwa ka sa... Break-in tama na. Break-in mo nga to. Tapos, siyempre, dudublihin ko yung singil ko sa'yo kapag ka... Kapag once na pabayaan mo naman to, patungkol sa langis na naman ang issue ng motor mo, eh, doble na yung sisingilin ko sa'yo. Kaya ingatan mo to. Nakaubos yung oras ko, 3:30 ako man soon, dumating ako dito, kasi ito. Ayan, kaya kapitan ni kapulong yung airbox kasi lost radio nandoon sa ano, turniluan sa airbox. Okay, tapos ang natin yung ano, binaba natin makina. At i-testing mo muna, patakbuhin. Oh, kontrol mo. Ayaw mo, hindi ka tayo sasama para, kon, hindi ka makita. Iyon mo muna. Ala, tempt na. Lagaan mo na lang sa langis. First, ano ah, first 500 to 1,000 kilometer, mag-change yung toll, ah. Tapos every 1,500 palit ka na nun. 500 to 1,000 kilometer palit. Tapos after nun 1,500. Pag mo kakalimutan, sisingilin na kita ng mahal pag nasiraan ka pa nyan. Tandaan ko na yan, boss Mike. Ayan, sige, pinakakauwi ka na. Salamat sa pagbisita mo. Sobrang salamat talaga. Maraming salamat. Okay.